salamat po Ma'am Nancy Lim. Ang ano po, ang dami niya pong na itulong sa amin. Hindi na kayo naulanan, ano? Po, ang akala ko nga lang po, yung bubong, eh, kasama na din po pala yung si Artaus Gusina. Maraming salamat po talaga. Kaagapay Vlaga, YouTube channel katuwang sa pag-ingap. Kaagapay Vlaga. Yan, nakauwi na si Kuya Jun. Kakatapos niya lang, Kuya Jun? Tapos lang. Mm-mm. Eto, bali may balance pa ako sa 5,000, ano? Nag-down na ako noong 10,000. 15,000 kasi yung Pacquiao. Bali, ilang araw inabot niyo, Kuya Jun? Kasama yung pagbaklas niyo? Ano lang, inabot lang yung 5 araw. 5 araw, ano? Kasi nagdagdag ka na ng tao. Oo. Parang mabilis na umulan nga. Mm-hmm, yun. Salamat dito kay Kuya Jun, mabilis talaga ito gumawa. Ngayon, ito yung pa-estimate natin dito sa gagawing kusina saka CR. Oo. Meron ditong plywood, 1/2. Tapos kahoy ulit. Hindi na tong kahoy. Kasi, walang kahoy dito. Ay, ano pala ito? Tiles. 60 by 60 para sa CR. Malaki masyado. Babaguhin na. Kala ko sa flooring yan. Ah, kala mo sa flooring. Sa CR muna daw po. Tapos, ito babaguhin natin to. Papabaga natin kay Kuya Jun. Ito yung CHB, di quadro sukat, hollow blocks, 350 pieces, tas 40 pieces na simento, 6 na kubikong buhangin, 1 kubikong graba. Tapos, ano tong 200, ano? 10 pieces, RSB. Ano itong lista na ito? Ito, Kuya Jun. Ewan ko makita ba? Sa dulo, sa pinakauli. Sige, sige. Ah, bakal pala itong tinutukoy ni Kuya Jun. 8 ang sukat. 40 pieces, tas 3 kilong tire wire. GI tire wire. Yan, this is a is. Pwedeng may kulang pa dito. Tingin mo. Estimate pa lang naman to, ano? Ayan. Tapos na sila, Kuya Jun, ngayon. Kung sakali, Kuya Jun, pag pinapakyo ko sa ito, magkano? Abot on. Isa. Malaki-laki yung content difference na sa kabuuan ng ginagawa ko. Hindi na siguro 35 yan. 35? Oh, malaki pala ito. Lahat na yun, kasama na yung finish. Yun. Kasama na yun. Kasama na yun. Pati tiles kasama na dyan. Pati tiles kasama na. 35. Yung tatanong natin si Ma'am, ano? Kung arawan, aabutin ng ilan days yan kung sakali. Tantya mo lang, Kuya Jun. Kasi matambak pa kayo dun, di ba? Di ba yung sabi ko? Mataas yung matambak kasi mataas. Tapos maghuhukay pa kayo. Okay. Madami din ito, materialis na ito. Dami yan. Malaki-laki din yung magagastos dito. Lahat na yun. Finish na yun, ano? Okay, tatanong natin si Ma'am. 35,000. Kasama niyo lahat. Dumaan muna ako dito kila Kuya Jun kasi yung kila Ate Salvi malayo pa dito. Eh nakauwi na sila, mabuti na lang dumaan ako dito. Kasi babayaran ko yung balance na 5,000, ano? Halat lang, ha? Kuya Jun, gaya nung usapan natin, no? Yung pangako ko sa'yo, ito yung 5,000. Pabilang na lang ako. Okay, boss, okay. Okay. Mm-mm. Tapos yung bali kompleto na 15,000, no, yung pakyo sa bubong. Tapos yung sa puno, nagpayag na si Ma'am Nancy Lim na ipaputol, ano. Bibigay ko na yung pamputol, ano. Ito. Kung maputol ay hindi ako. Yung anak mo. Yung anak ko, hindi ko kaya umakyat na, eh. Mahina na tuhod, ano. Ito yung anak ko na lang. Hindi, saka ano na. Malabo na mata ni Kuya Jun, eh. Hindi na siya pwede sa ganun. Ito, bigay ko na ito. Kasi kaya mo ito. Video mo siguro yung bossing sa akin? Ah.
Ikaw na magpasahod sa anak mo. 1.5 yan kuya Jun ha, dun sa puno. Tapos yung may message na lang kita. Gusto ko kasi pag dinala yung materials kasama ako, para at least mabilang ko kung sakto din ano. Kasi ayoko naman di asa sa inyo na mag-order ako tapos dadalin dun. Para at least nandun din ako para malaman ko kung tama yung mga materials ano. Ngayon pupunta ako kay Ate Salvi, diretso na ako doon, titingnan ko yung bahay. Paano yung Kuya Jun? Pwede bang ano yung, 'di ba may ano yun, yung bahay nila dati inanay? Mm. Yung bubong ba nila pwedeng gamitan ng ay yung mga kahoy ba pwedeng gamitan ng ano ba 'yun? Tinatawag na used oil para hindi anayin? Oh, pwede. Pwede, papahiran 'yon. Okay. Papahiran ko din sana 'yon kung sakali. Mm. Kung sakali naman, saan kaya tayo makahanap ng used oil? Sa mga motor shop? Diyan madali. Bibili? Oh. Nabibili kasi yun eh. Yung used oil. Mga ilang ganun? Mga ilang litro? Isang galon siguro, pwede na. Isang galon? Okay, may galon ako sa bahay. Pang 8 liters. So ayun na lang Kuya Jun, ano? Tatanong ko si ma'am kung papakyaw niya yung kusina saka ano, yung CR. Tapos bala ko isunod dun pag, di ba may kakilala kang gumagawa ng pinto? Meron. Paano kaya yung presyo nyon? Pupunta siya dun? Susukatin niya? Tapos depende sa kanya kung magkano aabotin. Okay, si Kuya Jun din kasi nagbigay kay Papa nung gumawa ng pinto nila Rowena eh. Solid yun. Anong klaseng kahoy po ang ginagamit dun? Kahoy lang yun, lawaan lang yun. Lawaan. Pero matibay ano. Lawaan yun. Tapos papalagyan natin ng hamba para at least kahit papaano matibay talaga ano. Tapos yung bintana pansamantala nakaano pa naman yun. Siguro medyo ihuli-huli na yun. Unahin mo na yung importante, kusina, CR ano. So yun lang Kuya Jun ha. Thank you. May message na lang kita ano dun sa anak mo ha. Thank you Kuya Jun ha. Yung magaling naming panday si Kuya Jun. Thank you din po. Sa mapagpalang hapon po sa inyong lahat mga kaagapay, ako po inyong lingkod, si Kaagapay Mark. Bali ngayong hapon, papunta tayo kay Ate Salvi. May maganda po akong balita sa inyo kasi tapos na po yung bubong na pinapagawa natin kay Ate Salvi. Umabot din siya ng 5 araw. Yan, gaya ng sabi ni Kuya Jun kanina. Pinapakyaw po kasi natin yun. Nagkakaalaga ng 15,000. Bukod yung materials doon, yung 15,000 na yun ay labor lang po. Yan. Shoutout nga po pala kay Ma'am Nancy Lim. Sobrang pasasalamat po ma'am. Hindi ko na alam kung paano ko pa magpapasalamat kay ma'am sa tulong niya kay Ate Salvi. Sa amin bilang mga small charity vlogger. Lubos ang aming pasasalamat. Si Lord na po bahala magsukli ng kabutihan ninyo sa mga tinutulungan namin ma'am. God bless you po and your family. At sa lahat ng mga kaagapay sponsors natin, mga viewers, supporters, maraming salamat din po sa inyo sa walang sawang pagsubaybay nyo sa amin, ang makapaghatid ng tulong at pag-asa sa mga kababayan natin masigit na nangangailangan. So yun lang po, samahan nyo ako, silipin natin yung bahay ni Ate Salvi. Yan, stay safe and God bless. Ayun, tapos na yung bubong na pinapagawa natin kila Ate Salvi. Yan mga kaagapay. Bali, 5 araw ngayon na natapos. Tapos yung may sinasabi sa akin kanina si Kuya Jun na may sumobra daw ditong ano, yero. Ayun, may mga sumobrang yero. At bali, ito na yung gagamitin sa ano. Ito nga pala si Nico. Hello Nika, gandang hapon. Nasaan si mama mo, si Ate Salvi? Nagtrabaho po sa Coop. Ah, okay. Kanina pa? Opo, nang umaga. Nag-ano na muna po yung kay Tatay gabi bago po magtrabaho. Ah, okay, okay. Anong oras balik niya ni Ate Salvi? Mamaya pa po, mga 4 or 5 po. 4 or 5, okay. Ayan. Sabi ni, ito yung sabi ni kanina ni Kuya, ano, ni Kuya Jun. Ito yung gagamitin natin sa kusina. May mga sumobrang yero. Mas maigi na rin na may sumobra para at least kahit pa paano makaminus tayo ng gastusin.
Tapos itong flashing papapalitan daw natin. Sana tanggapin ba dun sa hardware. Pati yung alulod. Flashing ang ipapalit natin dyan. Yung plain flat sheet na kulay pula. Sana tanggapin ba doon sa hardware na inaano natin. Pero tingin ko naman tatanggapin pa naman yan. Para mapalitan natin yung flat sheet. May mga resibo naman ako nito. Ito yung mga yerong sumobra. Yan yung magagamit sa kusina. At least kahit pa paano magagamit pa. Tapos ito, balak natin papahira ng ano, ng used oil. Itong mga kahoy. Para at least kahit pa paano, hindi anayin. Kamusta? Asan si ano, si Nicole saka si Kim? Ay, si Kim po. Nag-ano po yun, ng nag-recognition. Recognition pala ngayon ni Nicole. Anong oras din ang uwi niya? Susunduin siya ni mama niya? Sabay na sila pag-uwi. Kanina, pumunta si Ate Salvi kay Lolo Gabino. Pinakain lang. Pinakain po, tapos inasikaso muna po yung mata nila. Kumbait talaga ni Mama Salvi mo, ano? Maasikaso, ano? Ito sabi ni Kuya Jun, may mga sumobra tayong kahoy. Gagamitin na rin ito sa, ano, sa kusina. Kasya na daw ito, sabi ni Kuya Jun. May mga kaagapay meron pa doon. Ito mga kahoy. Yan. At least pa paano hindi na tayo bibili. Sabi ko kay Kuya Jun, may message ko na lang siya pag uumpisahan na yung kusina tapos yung CR. Dito po kasi lalagay mga kaagapa yung CR. Dito. Parting dito. Medyo palalakihan natin yung CR nila kahit papaano makakapaglabas sila maayos, makakilos sila na maayos. Ayun. Tapos dito, yan. Ganyan din yung sukat ng kusina nila dati. May lababo. Tapos mas maigi siguro yung kusina nila. Mas maigi na may bintana kahit dalawa. Isa dito. Tapos isa dito sa gilid. Magtatambak pa sila Kuya Jun dyan eh. Tatambakan pa nila yun ng mga lupa. Tapos ang sabi ni Ma'am Nancy, papaayos din daw natin yun. Parang si secondary nila, yung CR. Siguro, i-half body natin yan. Tapos flat sheet. Tapos papabubungan natin. Yan ang banggit sa akin ni Ma'am Nancy Lim. Na nag-uusap kami. Ito yung sinasabi ni Kuya Jun na yung ibang kahoy na good lumber, matitibay pa. Kaya ang ginawa niya, dinugtungan niya daw yung iba. Tapos, yan, mas matibay nga naman yung good lumber kaysa sa coco lumber. Kaya ang gagawin po namin, sabi ko kay Kuya Jun, gagamitan ng used oil yung mga coco lumber. Dadamay na rin natin yung good lumber para at least mas matagal pa magamit. Yan, matitibay kasi yan mga good lumber, saka magaganda yung forma niyan. Tinanggal nila yung pinaka nabubulok lang, tas dinugtungan ng coco lumber na inano natin. Dito kasi sa balkon wala na mapakinabangan nun, halos sira talaga. Kaya sabi ko mag-aano ako ng used oil o nabibili. Bibili kasi tayo nun yung used oil. Nandito na rin yung mga anak ni Kuya Jun. Yan, kaya maraming sumubrang kahoy. Yan ang gagamitin natin sa kusina. Hanggang dun sa sinasabi ni Ma'am na ano na secondary. Yung secondary na CR na yun. Yan. Yan. Ito yung mga lumang kahoy. May git 30 years. 30 years na yung mga kahoy na mga good lumber. Kaya iba talaga pag good lumber din. Matibay. Sabi ni Ma'am Nancy, lalagyan natin ng used oil
yung mga bagong kukulamber para hindi siya anayin. Ngayong araw magpuputol na sila ng puno kasi pinapatanggal natin, ipapatrim yan eh. Lahat ng mga nakasasagabal dito sa bubong para hindi mabilis mabulok. Papatanggal natin. May rapak na daw yun eh. Yun, may marupok na banda dun. Kaya delikado din. Gagamitan nila ng lubid para hindi mabagsakan yung pinakabubong. Yun yung lalagyan ng flat sheet, boss, ano? Yan, lalagyan pa nila ng flat sheet yan. Saka flashing sa gilid? Sa gilid ba? Flashing sa gilid? Ayan, yung mga kakulangan, kailangan maibalik ko yung ano, yung alulod saka yung isang flashing. I-flat sheet na lang daw, ipapalit natin. Ayun, mamaya pa daw uwi si Ate Salvi. Siguro pagtapos ng kusina. Banggit sa akin ni Kuya Jun kanina, mga lagpas daw 20 days sa abutin yung itong kusina eh. Kung sakali, tagal-tagal din. Bala ko isunod na itong pinto nila dito sa main door. Para at least papano secured na sila. Tapos yung mga bintana siguro isasabay na lang din natin sa bintanang gagawin dito sa kusina. Para at least sabay-sabay na yun. Ayan. Madilim na sa kanila o, wala na yung liwanag. Dati butas-butas yan, ngayon pinapalitan natin ng color roof. Kaya thank you so much talaga kay Ma'am Nancy Lim sa pagtulong niya sa pamilya natin sa Albe. Siyempre para kay Lolo Gabino mailipat natin siya dito. Anong sabi ni Mama Salvi mo? Ililipat na daw si Lolo Gabino o paano ba? Ililipat na po ata. Ililipat kasi na. Kasi po ang plano niya po, dito na yung matanda. Pagkataas talaga nitong bubong, okay, mas maigi. Ano? Kaya lang, wala siyang higaan pa. Yan po ang pinaproblema ng mga. Oh, hindi naman siya pwede mahiga sa sahig. Para pagkada umaga siya, nandito siya sa balkon, nakaupo siya dun sa inuupuan mo wheelchair, ano? Ayun. Ngayong araw din puputulin na yung mga ititrim na yung ano, puno. Para at least hindi na bumagsak yung mga dahon dito sa bubong, ano? Opo. Tsaka delikado na din po yun. Oo, magtatag-ulan na pati ano. May rapak na, marupok. Marupok. Eh, sayang naman itong bubong kung mababagsakan lang kabago-bago pati ano. Paano mapunta na rin ako ha? Kumusta mo na lang, okay Mama Salvi mo? Ano? Siguro sa mga susunod na araw, maumpisa na itong kusina ninyo. At mas komportable kayo, may CR kayo dito na sa loob. Ano, si Lolo Gabino hindi na mapunta doon. Pero ang sabi ni Ma'am Nancy, balak niya rin ipagawa yun. Yung para may secondary kayo na CR. Ito yun yung plano ni Ma'am Nancy Lim. Ano? May bigas pa naman kayo, ano? Marami pang bigas, okay. Mapunta na rin ako, ha? Mga susunod na araw, babalik ako dito, ano? Kailan balak ko ni si Lolo Gabino? Sana? Baka po, ano? Mga, ano po? Sa Sabado. Sa Sabado. Kaso po, ang inaano po talaga ni Mama, yung higaan. Higaan. Kasi malamig po dyan eh. Tama. Mm-mm. May hirapan naman siya. Iwala pa po pati yung kama yung matanda. Tama. Ang ilaw niyo ba dito sa lobby? Isa lang? Ano po? Bali ano po yan? Tatlo dito po sa kusi. Dito po sa inaanohan po namin. Tapos sa kwarto? Po. Okay. Medyo madilim pa eh. Gawa nung dingdinga nila, dito sila nagluluto dati. Pero pansamantala siguro dito muna magluto, ano? Opo, dito. Mag-ano muna ng yero dito. Para at least papano, hindi na umitim yung bubong, ano? Mapalagay na lang si Ate Salvi dito, ano? Ilalabas yung lutuan, ano? Para hindi na umitim yung bubong. Tapos di pa daw yan tapos yung bubong. May lalagay pa mga flashing dyan si Kuya Jun. Iba
subukan ko ibalik yung alulod tapos yung isa yung flashing. Hindi daw kasi tugma dito. Papalitan ko yung para magawa nila yan. Kasama kasi yun sa kontrata namin eh. Yung isang buong kabahayan na yan eh. Yung bubong. Ano? Mapunta na ako ni Ka. Ingat kayo palagi dito. Ano? Salamat po. Salamat po, Ma'am Nancy Lim. Ang ano po, ang dami niya pong na itulong sa amin. Hindi na kayo naulanan. Ano? Ang akala ko nga lang po, yung bubong, eh, kasama na din po pala yung si Artaw Sugusina. Maraming salamat po talaga. Kaya pray lang kayo palagi. Ano? At ganun talaga si Lord. Minsan magbibigay ng blessing, surprise, ano? Biglaan pati, biglaan ano? Biglaan nga po. Hindi nga namin po ito na, ano, in-expect na ganito. Naasahan nyo lang talaga, bubong, oh, ano? Kaya, yun lang yung kasipagan ni Mama Salvi nyo. Talagang ito yung pinakasukli sa kanya, ano? Sa kabutihan niya, sa kapwa, ano? Kahit di niya kaano-ano, tinutulungan niya. Ganun din kayo. Talagang binigyan niya kayo ng magandang ano sa buhay, no? Kung paano kahit mahirap ang buhay ay hindi hadlang yun para makatulong sa kapwa, ano? Kaya blessing si Ma'am Nancy sa inyo. Ano? Siyempre kay Lord, no? Lahat ng dalangin niya na mapaayos itong bahay, bubong lang yung hiniling niya pero sobra-sobra pa. Bago nga po ako kasi yung mga nakaraan po, maulan. Basang-basa. Eh, ano, yung dati po baga, halos naulan na din po sa loob. Eh, di, ano na lang po kami ng ano ng tubig. Tapos binabaldi yun namin yun. Tapos inaanuhan namin po ng timba para makasalod. Tapos, yung nakaraan po, nagparaulan, nanibago kami, hindi na po kami yung nag-ano, nagpupunas yung mga ano. Hindi na kayo nagwawalis, nung basa, ano? Umulan pa ba dito nung tapos na itong bubong? Opo, nag-ulan po siya. O, pero, di, komportable na kayo, ano? Di na po siya yung tuluan. Tama, tama. Yung wasak-wasak yung bubong, opo, ano? Opo. Talagang, thank you kay Lord. Siyempre kay Ma'am Nancy Lim. Muna na ako ni Ika, ha? Okay. Ingat kayo palagi. Babalik na lang ako dito, ano? God bless sa inyo, ha? Salamat po. Salamat sa inyo, sir. Kuya Mark na lang, Kuya Mark. Ang sabi ni anong sabi mo, Neng, yung sa kahoy? Ano po? Yung mga good lumber? Opo. Matitigas pa? Matitigas pa po. Kaya po, dinugtungan na lang po siya ni Tatay Jun. Kaya mas matibay nga naman yung good lumber kaysa sa Coco Lumber. Saka, etong mga sobra, magagamit pa ito dito sa kusina nyo. Sabi ni Kuya Jun kasi hindi na kami bibili ng kahoy. Tapos yero. Eh, nang sabi niya sa akin kanina. Kaya, nung mga sumobra, dito maaaring mapupunta sa kusina nila. Ayan. Po, mga kaagapay. Mga susunod na araw, babalik tayo dito. Mag-uusap kami ni Ma'am Nancy Lim tungkol dun sa papagawa nating kusina. Yun lang po, maraming salamat po ulit kay Ma'am Nancy Lim. God bless you always po, Ma'am, and your family. Ingat po kayo palagi.